So gawin natin, tanggalin muna natin itong pinaka-lockout niya. So gamit lang tayo dyan ng Phillips screw. Ayan, maliit lang na Phillips screw para dito sa bolt na yan. So naka-Phillips screw siya, hindi siya naka-alin. So gawin natin, tanggalin muna natin yan. Then tanggalin na natin yung kanyang pinaka-bolt. Tapos lagay natin sa isang tabihan. Tapos tanggalin natin yung kanyang lockout cap. So halos naka-fix na siya mga pajak dahil sa kalawang. Pero more on, madali lang dapat tanggalin to. Uga-ugain lang natin yan ng dandaan para hindi siya masira. So meron siyang dalawang bulitas. So kita nyo yung bulitas ha, puro kalawang na rin siya. So pati yung lockout cap niya, puro kalawang na rin mga kapadyak. So tanggalin muna natin itong bulitas na to. Saka yung kanyang spring. Para hindi tumalsik. So tanggalin muna natin yan. So lagyan natin isang tabihan para di mawala. So puro na siya ng kalawang mga kapadyak. Gagawin natin, ispirehan natin ang WD-40 yan. Para habang kinakalas natin yung ibang bagay ng kanyang port, ay lumambot na yung kalawang dito sa kanyang cartridge. Puro kalawang na yung lumalabas mga kapadyak. Then gawin natin, tanggalin na rin natin yung pinakang air cap niya. Na rin natin yung kanyang hangin. So kita nyo mga kapadyak, ayan, tanggal na hangin yan, pero hindi pa rin siya nakasagad. So may clearance pa rin yung extension niya. Panigurado, ang dumi na ng loob nito mga kapadyak. Allen wrench para dyan sa 2 volt na yan. So gamit na tayo dyan ng size 5 na Allen wrench. Tapos luwagan lang natin yan ng counter lockwise. Ang luwag nyan mga kapadyak ha. So lahat ng port, counter lockwise lang ang luwag nyan. Hindi yung kabila, size 6 siya. Yung isang alin mga kapadyak, size 6 ang size ng kanyang bolt. Then yung isa naman ay size 5. So gawin natin, tanggalin na natin itong bolt niya. Kasi pag tinutulak natin, ayan, buhababa naman siya. So ibig sabihin, pag tanggal ang bolt na to, pwede na natin hilahin yung pinakang lower leg niya. So yun mga kapadyak, sumusunod yung isa niyang bolt. So gawin natin, tulak lang natin itong pinaka extension niya. At saka natin ito luwagan. So kapag maluwag na siya, tutulak lang natin para yung cartridge umusog sa pataas. Tapos lagay natin sa tabihan. So gawin natin, tulak na rin natin siya. Ayan. So kita nyo ba mga kapadyak, so napakadumi niya. Puro tubig yung loob. Then ito yung itsura ng kanyang extension. So dapat ito mga kapadyak, hindi ganyan ang itsura niya kasi alo yan. Nagkakaganyan siya, ibig sabihin sa sobrang tagal na port yun na hindi na overall, so hindi siya nabubuksan. Gawin natin, tanggalin na natin itong pinakang cartridge na to para malinis natin yung loob. Then malinis din natin yung pinakang cartridge niya. At mga kapadyak, ispray natin siya ng WD-40 ulit para umangat talaga yung kalawang niya. Gamit tayo dyan ng size 4 na sakit. Yung sakit para dito, pasok lang natin yan dyan. Tapos try natin siyang ipitan. Try natin kung naglalak. So yan, naglalak siya mga kapadyak. So, ibig sabihin, buo pa to. Then, buti na lang, nadala siya ng WD-40. So, try natin ulit siyang ilak, mga kapadyak. Kung nagbabounce pa. Ayan. So, makistiti na siya, mga kapadyak. So, ibig sabihin, buo pa rin to. Kaya gawin natin, tabi na natin to. Hindi na natin ito bubuksan, mga kapadyak, kasi nilagyan na natin ng WD-40 yan. So, sa pamamagitan ng WD-40, mawawala yung kalawang na yan. Hindi na magbabakto, normal siya. So, hindi na natin tatanggalin itong yung alin na yan. So hindi na natin bubunutin yan kasi yung WD-40 papasok na sa loob yun. So gawin na lang natin, ispirehan na lang natin siya ng WD-40 ulit bago natin siya itabi. Para habang ginagawa natin yung ibang bahagi ng port niya, yung WD-40 natin bumaba. So gawin natin, tabi lang natin to. So yung mga kapadyak, gamit ulit tayo ng 27 dyan na socket wrench para dito sa bolt na to. So ang size nito mga kapadyak ay size 27 na socket wrench. So luwagan lang natin yan. So kapag maluwag na, kamayin na lang natin. So yan ay tsura nyan mga kapadyak. Mga kapadyak, gamit lang tayo dito ng adjustable spanner para maluwagan natin itong mga kapadyak. So ang pagluwag nito mga kapadyak ay dandahan lang din. Make sure nyo yung spanner na gagamitin nyo pit na pit dito. Kasi alo yan mga kapadyak, madali masira yan. So nilugan ko na yan kanina. So ngayon kakamayin na lang natin siya. So yan, isa yan sa yung mga thread na ito mga kapadyak, isa yan sa iingatan nyo. Kasi yung thread na yan, ang madaling mabilog yan, madaling malos thread. So iingatan nyo yan na huwag masira. Ayan, ito yung spring nya. So puro kalawang na rin mga kapadyak. So ito yung piston yan mga kapadyak. Okay na okay pa to. So kulang lang sa linis to. So lilinisin lang natin siya. Kasi nga hindi na ito nabubuksan. Mga kapadyak, linisin ko muna to. So balikan ko na lang kayo kapag nalinis na natin to. So gagamitin lang naman natin palinis nito mga kapadyak, WD-40.
kukuskusin lang natin yan. Hindi yung mga pisto na to, pupunasan lang natin to. Din gamit lang tayo ng basahan na babasahin natin sa langis. Tapos pupunasan natin to. So hindi natin pwede ibabad sa degreaser to, WD-40, kasi may mga oil seal yan mga kapadyak. Kailangan lilinisin lang natin to sa basahan na may langis. Tapos ipukukuskus lang natin siya dyan. So balikan ko na lang kayo kapag tapos nalinis na natin to. Fast forward na natin mga kapadyak para mabilis. So mga kapadyak, para malinis natin itong istansyo na to, so gamit tayo ng basahan dyan. Lagay lang natin siya sa mahabang bakal. Babalot lang natin siya dyan. Pasok dito, tapos ikot-ikotin lang natin yan. And so yun, malinis na siya kagad. Ganun lang kadali linisin ang air shock mga kapadyak. So malinis na siya kagad. Isunod natin itong kabla. So yun, malinis na siya kagad. Kita ba? So gawin natin, tabi na natin to, linisin din natin yan. So bago yun, tanggalin muna natin ito pinakang o-ring na to, para di siya masira. So lagay muna natin sa tabihan. Hindi ito mga kapadyak ha, mag-spray tayo ng WD-40 dito kasi medyo madumi ito. So kailangan na natin ng WD-40 dyan para umangat yung kanyang dumi. So yung kanyang kalawang, yung ginamit natin kanina. So ibabalot lang natin ulit siya dyan. Saka natin siya rito ipapasok. So pagkatapos, ganun din yung kabila. So yun, malinis na siya. Ayan. So mga pajak, gawin natin, buhin na natin to. Mga pinagtatanggal natin kanina. Gamit na tayo dyan ng grasa. So gawin natin mga pajak, buhin na natin to. So yung cool na ito mga pajak, wala siyang adjustment ng travel. Kaya lang, kapag itinas mo yung travel, magagamit ka ng mga adaptor. Hindi siya katulad ng Epixon o Speed 1 Bazooka na may adjustment ng travel. So ito, wala siyang adjustment ng travel. So gawin natin, buhin na natin to. Lagyan muna natin to ng grasa. Balik na natin yan, pinagtatanggal natin kanina. Lagyan na natin itong kanyang spring. Saka yung guma na ito. So lagyan na rin natin siya ng grasa. Lagyan natin sa italpak doon sa kanyang extension. Tabi muna natin yan. So lagyan natin ng alangis yung pinakang oil seal ng kanyang piston bago natin siya ilagay. So gawin natin mga panjak lang, isa muna natin yung pinakang extension niya bago natin ilagay yung kanyang piston. Para pagpasok ng kanyang piston ay madulas yung extension mga panjak. Din ilalagay na rin natin yung kanyang pinakang spring mga panjak, pero bago yun lagyan muna natin siya ng grasa bago natin siya ibalik doon sa pinakang extension niya. Then ibalik na rin natin yung ating tinanggal kanina mga kapadyak. Inlagyan natin siya ng grasa. Sa pagkabit nito mga kapadyak, make sure nyo na hindi siya tagilid. Kailangan pantay na pantay para hindi ma-disalign yung pinakang thread niya. Kasi kapag na-disalign yan mga kapadyak, napakadali lang niya malustrade. Kasi alloy to alloy ang pagsasalpakan yan mga kapadyak. Kailangan make sure natin bago natin siya ipitan, bago natin siya gamitan ng adjustable spanner, kaya pit na pit yung nilagay natin, hindi siya tagilid, dapat pantay na pantay lang. Kapag masikip na mga kapadyak, dyan na tayo gagamit ng adjustable spanner para maikpitan natin talaga siya ng gusto. Din natansyahin nyo lang mga kapadyak, huwag nyo susubrahan. Din ibabalik na rin natin yung kanyang cartridge mga kapadyak, pero bago yun, lagyan muna natin ng grasa para smooth yung pagpasok ng kanyang cartridge mga kapadyak, hindi siya tumagilid. So kakamay lang muna natin yan mga padyak kapag matigas na, hindi na natin kayang kamayan, saka natin siya gamitan ng socket. Socket na size 27 mga kapadyak. So yung mga padyak, tapos na natin ilagay yung kanyang cartridge. So gawin natin, lagyan na natin ng grasa yung kanyang lower leg para mabuo na natin siya. So isalpak na natin yung kanyang pinakang extension. So dadamihan lang natin ng grasa mga padyak para smooth na smooth yung paglaro ng kanyang extension mga kapadyak. Then balik na rin natin yung kanyang dalawang allen bolt. So ikpitan na natin yan.
Dilagay na rin natin yung dalawang bulitas na tinanggal natin kanina mga kapadyak bago natin ibalik yung pinakang lockout cap niya. Si mga kapadyak, nailagay na natin yung kanyang lockout cap. So gagawin natin, kakargaan na natin siya ng hangin. So ang ikakarga kong hangin mga kapadyak ay 100 PSI. So yun, ito na yung ginawa natin mga kapadyak. Yan, nagbabounce na siya ng maayos. Din gumagana na rin yung kanyang lockout. So yun mga kapadyak, tapos na yung ginawa natin. So another survive naman tayo. So yun mga kapadyak, hanggang dito na lang yung video ko. Sana may naituro ako sa inyo. So yun mga kapadyak, kung bago pala kayo dito sa channel, so huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindutin nyo na rin ang bell button para lagi updated sa mga bagong video na i-upload natin. So yun lang mga kapadyak, maraming salamat.